Yun, what's up mga boss? Good morning po sa inyong lahat. Siyempre, ang inyong boss Noli Vlog muli, nagbabalik. Ayan, at welcome na naman tayo muli sa isa na naman nating episode. At welcome back sa ating unting YouTube channel. Magpalang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga boss. Ayan, for today's vlog, so magtuturo tayo na magbibigay tayo ng konting tips ayan dun sa mga kadalasan na tinatanong sa atin tungkol dun sa mga pag-prevent ng mga sakit ng kanilang mga manok. So bakit daw ang mga manok nila ginagamot and then hindi naman gumagaling or pabalik-balik naman yung sakit ng kanilang mga manok, and then paano ba yung tamang paggamot, and then paano ba malalaman na yung kanilang mga manok may sakit. Ayan, so madali lang yan mga boss, para ma-identify nyo yung manok nyo, ano yung sakit at kung paano nyo sila gagamutin. So ganito lang po yan mga boss. So bago natin na umpisahan, ayan, kung bago ka pa lang na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, mag-like po kayo at mag-share, and then hit yung ating munting notification bell, at sa ganon maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So mga boss, disclaimer lang po. So itong bibigay nating konting tip na to base po dun sa aking sariling opinion, and then sa sarili ko na rin pamamaraan. So tayo naman mga nagmamanok magkakaiba tayo ng preference sa pag-aalaga, especially sa paggagamot. Ayan, may kanya-kanya tayong knowledge. Ayan, so ito naman ay para dun sa mga nagpapaturo sa atin ay nagtatanong kung paano gagamutin. So mga boss, let's go. A few moments later. Yan, so mga boss, tayo magpapaligo muna ng ating binibreed. Ayan, so meron ding nagtanong sa atin yan regard sa pagpapaligo ng manok. Ayan, so ang merong nagtanong sa atin na ang manok niya ay lugon. Ayan, yung mga common lang na yung mga basic na tanong lang. Meron nagtatanong sa atin na naglulugon yung manok, pwede roban turukan. Ayan, so mga boss, sa atin naman, alam naman po natin ang manok kapag ka naglulugon is masakit ang katawan. So masyadong harmful sa kanila yung parati silang hinahawakan, and then sila ay nasasaktan. So mas better na huwag nyo na lang po muna silang tuturukan during molting. Okay, pwede yan. Pakainin nyo na lang ng high protein yung manok nyo para mas mabilis yung kanilang recovery. Yan. So ganun lang po yung discarte ron. Minsan kasi ang mga tanong ng iba simple question lang na hindi naman natin kailangan pahirapan yung sarili natin. Ayan, so naglulugon yung manok, pwede ro bang paliguan, pwede bang turukan, meron pang pwede bang putulan ng tahib. Ayan, so kung mga titiis nyo naman na huwag nyo munang hawakan yung manok nyo, huwag nyo muna silang galawin. So ganun lang po yan habang naglulugon. So, ayan mga boss, dun sa mabalik tayo dun sa ating topic na pag-uusapan regarding sa paggagamot ng ating mga manok. So unang-una, dapat po para malaman nyo yung mga manok nyo may sakit. Ayan, so malalaman nyo ang manok nyo kapag may sakit o ano yung daladala nilang sakit. Unang-una, malalaman nyo yan sa kanilang pagkain, sa kanilang appetite, sa kanilang pagtunaw. Ugaliin nyo po bago kayo magpatuka ng manok nyo
kung hindi naman kalabisan sa inyo, eh kapain nyo muna yung kanilang gut, yung kanilang butchi. Kasi kapag po ang manok nyo, eh hindi nagtutunaw. Once na ang manok nyo, pinakain nyo, at hindi nag-uubos o nagtitira ng patuka. So, ibig sabihin, isa lang ibig sabihin yan mga boss, hindi sila nagtutunaw. Yung patuka nila is naiipon lang. So, mahina ang kanilang panunaw. So, that's the sign na ang manok nyo ay may dinaramdam. So, paano nyo malalaman yan? Ito mga boss. So, gagawin nyo lang ay monitor nyo yung kanilang ipot. Sa ipot pa lang mga boss, malalaman nyo na kung manok nyo ano ba yung dinaramdam na sakit. Kapag ka po yan, umiipot ng green, nakakala mo bagong purga. So, yun yung sign na mayroong malaria. So, ba't ba nagkakaroon ng malaria yung manok natin? So, nangyayari yan kapag ang hulungan nyo masyadong madilim, mabasa, marumi. So, dun nag-trigger magbabaha yung lamok. So, yun yung nagiging dahilan kung bakit yung manok nyo magkakasakit, kasi lalamukin yan. Once na kapag kinagat ng lamok yan, lalagnatin yan, magkakaroon ng malaria yan. And then isa pa, kapag marumi yung area nyo, siyempre alam nyo naman ang manok, tuka ng tuka yan. Tapos lalo na kapag natutuluan ng tubig ulan, pag yan uminom ng tubig ulan, yun yung sign na talagang magkakaroon ng sakit yung inyong manok. So sa ganun scenario mga boss, so paano ba natin masusolusyonan yan? So ganito lang mga boss, kapag ka ang manok nyo nag-iipot ng green, so ibig sabihin sa inyan may malaria yung manok nyo, o kung sabog naman yung tae ng manok nyo na green pa rin, ayan, so yun yung sign na mayroong cholera. So madali naman gamutin yan, magagamot yan. Kaya lang kung hindi kayo marunong sa brand ng gamot na dapat ibigay sa kanila, hindi rin gagaling yan. Hindi basta-basta bigay ng antibiotic. So ang gagawin nyo lang mga boss, kapag ka po ang manok nyo kumatay ng grave, meron silang avian malaria and fowl cholera, magbigay kayo ng sulpa. Marami namang mabibiling sulpa yan sa mga poultry supply. Ayan, pwede kayo magbigay ng sulpa QR o T2S. Ayan, so ang gawin nyo is oral lang muna. Oral. Mga boss, oral ha. So ito, tinuturo ko para hindi naman masyadong maging tumaas yung dosage ng katawan ng manok nyo. So oral lang muna gagawin nyo. Gawin nyo tablet. And then sa pag gagamot naman ng mga manok, mga boss, wala namang instant. Ayan, so yung meron po kasi mga nagtanong sa atin dito na bakit ang manok nila ginagamot wala namang pagbabago, hindi gumagaling. So natanong ko sa nagtanong sa atin, na itanong ko, tatlong araw pa lang niya ginagamot. So hindi naman po ganun kabilis yung recovery ng manok kapag ka po sila ginagamot. So dapat bibigyan po natin sila ng maximum 10 days or 2 weeks. And hindi po ganun, wala pong ganun na instant kapag ginamot nyo gagaling agad. So kailangan antayin po natin. Ayan mga boss, pagka po ang manok nyo ay tumatay ng green, that's the sign na meron silang avian malaria o fowl cholera. So ano yung igagamot natin? So bibili lang kayo ng sulpa. Meron yan sa battle pack, sulpa QR. Ang gawin nyo ganito, sulpa QR sa umaga, Remoxtil sa hapon. So gagamutin nyo yan, makikita nyo ang pagbabago nyan in just 7 days. Kapag ka po nagkaroon kayo ng long term sa gamutan, umabot ng 2 weeks walang pagbabago, so yun po yung sign na kailangan magpalit kayo ng antibiotic na ginagamit. So dapat kapag ka po naggamot kayo ng manok nyo, yung
naaayon doon sa sakit na gagamutin nyo. Wag pong, ang gagawin nyo, may cholera yung manok nyo, may foul cholera. Tapos ang ibibigay nyo eh, pansipon. Ayan, antibiotic na pansipon o antibiotic na panlagnat. So, hindi po talaga gagaling yan. So, dapat kung ano yung sakit, yun po yung gagamutin. Hindi po kailangan na kung ano-ano yung ibigay. Sabihin na, sabi ni ganito, ganito ang ibigay, sabi ni ganyan, ganito. So, dapat magkaroon kayo ng sariling pag-aaral para magamot yung inyong mga manok. So, ayan, kapag ka po ang manok nyo, ayan, kagaya nga ng sinasabi ko, dapat mag-start kayo sa oral lang muna. Huwag muna kayong gagamit ng synthetic. Ayan, para, kasi ang manok po kasi, kapag ka, ginagamit po ang synthetic, kapag ka po yan ay masyado ng malala yung sakit na hindi na kaya ng oral. So, yun yung synthetic. Ano ba yung synthetic? So, ito po yung pagbibigay ng gamot na tinuturok. Which is maganda naman yan. Kaya lang, once po na ang manok nyo, ginamitan nyo ng synthetic, nagturok kayo sa kanila. So, ibig sabihin, mas mataas na yung dosage na binigay nyo sa kanila. Once na magkaroon sila ng sakit uli, so mangyayari niyan, hindi na ganong hindi na sila ganong makaka-recover dahil oral lang binigay nyo, since na nabigyan nyo na sila ng synthetic, nagturok na kayo, medyo hindi na nila kakayanin yung tablet, yung oral, hindi na ganong mararamdaman nila yun. Dahil gawa nga nung mas una nyo binigyan ng mas mataas na dosage yung manok nyo. So, yun po yung base dun sa observation ko dito. So far, yung mga manok ko na kapag ka po mataas na yung kanilang pagka mataas na yung kaso ng kanilang sakit, so gumagamit na tayo ng synthetic and then gumagaling naman sila. So mas pinaka the best mga boss kesa magbili kayo na magbili ng antibiotic. So gawin nyo, magbakuna na lang kayo. Yan yung pinaka, isa sa pinaka the best na ina-advise ng mga vet natin and din na yung mga veterano natin na magmamanok. Dahil kung isipin nyo mga boss, ang bakuna, magkano lang ang lasota, magkano lang ang bakuna, compare nyo naman dun sa bibili nyo yung antibiotic. Kapag po kayo nagbigay ng antibiotic, wala pang kasiguruhan. Gumaling man yan, pero babalik at babalik yan. Unlike dun sa kapag ka nagbakuna kayo, so may protection sila. Once natamaan man sila, mas mabilis ang kanilang recover dahil meron silang protection sa sakit. So ayan, kung ang manok nyo naman, minimal lang yung tumama sakit sa kanila, sipon, ayan, oraisa. So yan naman ay nagagamot. Pero mas maganda pa rin yung may bakuna. Dahil sa akin, nag-invest ako ng bakuna para lang mas madaling magkaroon ng protection yung mga manok na inaalagaan ko. Kapag ka po, ngayon, kapag ka po ang tumama na sakit sa manok nyo, like sa mga sisyo, lalo na sa panahon ngayon, bagyo ng bagyo, ulan ng ulan, ayan, so malamig pa, sasabayin pa ng malamig ang panahon. So dapat gagawin nyo, magkaroon kayo ng bacterial flushing. So dapat kahit wala silang sakit, magbibigay kayo ng antibiotic, parang bacterial flushing maintenance. So dapat ang gagawin nyo, kapag may sakit ang manok nyo, bigyan nyo sila ng Tiamulin. Ayan, so merong brand na, maraming brand ng gamot na mabibili yan na may ganung klase na sangkap, like Betrasin. So ang Premoxil, ayan, pwede yan, pwede nyo gamutin yan, gamitin sa kanila. So para ma-prevent nyo na hindi sila pasukan ng bakterya, dapat ganun lang. So ang sipo naman, very minimal lang yan, napakadali lang gamutin yan. Pero ang avian malaria and then foul cholera, nakakamatay po yan. Lalo na kapag tinamaan ng manok nyo at hindi na yan ganong kumakain at nagtutunaw. So marami nang nangyaring kaso na ganyan sa akin.
So ang ginawa ko, hanggang sa umabot ako sa nagbibigay ng synthetic, and then napagaling yung manok, pero anong nangyari, hindi ko na sila ginamit. So pinamigay ko na lang dahil nga ayaw kong gumagamit ng manok na may sakit. So ganun lang kasimple mga boss, napakadali lang gamutin. Tandaan nyo lang, bago kayo magbigay ng gamot sa mga manok nyo, i-check nyo muna yung kanilang ipot, kanilang katawan. Mostly kapag ka po yan na nagkaroon ng malaria, mainit ang katawan ng manok nyo, nilalagnat po sila, mainit ang paa, mainit ang mukha. So that's the time na pwede na kayo magbigay ng antibiotic. So ganun lang kasimple ang pagbibigay ng paggamot ng sakit ng ating mga manok. And then most especially, para mas maganda, bago kayo magpatuka ng manok nyo, kapayin nyo muna yung butsi nila. Kapag ka po sila ay hindi nagtutunaw, pwede either nakita nyo na normal yung kilos nila, may sign na yan na meron silang tama. So hindi nyo pa makikita yung sakit nila, lalabas yan within 2 to 3 days. Ayan, ganun lang po. So ayun lang mga boss, at naway nakapagbigay tayo ng konting tip, konting naway makatulong dun sa mga ayan, dun sa mga nagtanong po lang naman po sa atin yan. So hindi ko naman po sinasabi na sa lahat na tama. Pwede nyo naman yung gayahin, pwede nyo gawin, pwede rin hindi, and then wala namang mawawala. Yan naman po ay base lang dun sa aking pamamaraan, and then mas effective po yan, kaya patuloy ko yung ginagawa. So ayan, bago po tayo magtapos, gusto ko lang pong i-shout out yung isa nating kaibigan na si Boss Jeff Pierre from Hinatuan, Surigao del Sur. Ayan, boss, shout out sa'yo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayan. So dito na po natin tatapusin ang ating multi vlog. Sa mga boss natin dyan, muli, ngayon lang mapapadaan sa ating multi YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, mag-like po kayo at mag-share, and then hit yung ating notification bell, na sa ganon maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So ayun lang, maraming salamat, at good luck sa ating breeding, at good luck po sa lahat. And our goal is not enough.